Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong kaibigan, si Roy Cipolito mula ulit dito sa Stockholm, Sweden. Ako po ang inyong kaibigan. Minsan naman kasi mapupunan nyo, tumitingin ako dito kasi nagre-record din ako para sa YouTube ko kasi. Lagyan natin ng konting ilaw. Yan. So, nakikita nyo naman sa likuran ko, yung bilog na yon, yung Pilipinong Pasko. Pilipinong Pasko? Yung Pilipino nating parol, galing Pampanga yan. Yes! So, ayan. Tapos, tawag dito. Paano po ako nakasuot ngayon ng World Remit? Kasi meron ho ng mga... Uy, sikat na tayo ngayon. May nambabash na sa atin ngayon. So, hindi daw totoo yung picture ko dun sa profile ko sa taas. Yung header po tawag doon. So, para lang maniwala po kayo, ayan. Hindi po ako empleyado ng World Remit. Nag-vlog lang po ako together with World Remit po. So, nagpapasalamat ako sa kanila. Siyempre, may kasamang. Ayan. Hindi po ito bayad, ha? Pero okay na rin yun. Gusto ko lang patunayan doon sa mga bashers po natin na hindi po fake o hindi po Photoshop yung nandoon. So, hindi ko nilagay yung ulo ko doon at ganun-ganun. Ayan, no? Totoo yan, oh. Yan. World Remit yan. World Remit. Yan. Yung pong mga nasa ibang lugar ho na hindi familiar sa World Remit. Yung World Remit po kasi... remittance po yan. So, yung mga mahal po natin sa buhay na nasa abroad, nagpapadala ng pera. Ayan! Leaky! Yan! Boss! Maganda! Hello! Ako! Salamat! So, ginagawa ho natin ngayon, tuloy lang natin. Lately po kasi, nagiging active ako dun sa isang grupo ng mga tao may autism. Kasi po, meron din po ako niyan. Tsaka ako yung anak ko. So, malapit po sa puso ko yan. Gusto ko lang kong ipaliwanag sa inyo yung mga tumatawag sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga messages ninyo. Tita Vivian, ako, hello. Ayan. Maraming salamat rin dun sa mga nag-message, na mga kung ano-ano, na nagtatanong. Unfortunately, hindi ko ho kayo pwedeng ipaliwanagan tungkol doon sa mga gamot, doon sa pharmacology, kahit naiintindihan ko kahit papaano kasi hindi po ako qualified mag-explain sa inyo. Adalisa Valencia, hi! Hello from Norway! Yes! Wow! Norway! Yes! Yes! Isa ho yan sa pinakamagandang bansa. Isa. Hindi naman pinakamaganda. Isa sa pinakamagandang bansa sa buong mundo. Norway! Norway! Norway. Ayan. Tawag dito. So, pinag-uusapan po natin yan yung... Ang autism po kasi ay isang kondisyon na pinanganak kang ganyan. Hindi po yan sakit. Hindi po yan nakakahawa. Wala po kaming taning sa buhay. Yun po ang gusto ko sa inyong paliwanag. Kasi may mga parents kasi na medyo nakikarried away na sinasabi na kawawa daw yung anak nila pag matanda na dahil pag daw namatay sila, ganoon. Hindi po yan totoo. Hindi po kami mamamatay ng basta-basta. Pwede kami mamatay sa napabayaan, pero hindi siguro ka pwedeng mamatay ng dahil sa autism lang po yan. Gusto ko lang po yan ipaliwanag sa inyo. So, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako ulit ang inyong kaibigan, si Roy Cipolito mula po sa Stockholm, Sweden. At ako po'y nangangamusta sa inyo sa isang malapit na Pasko. Ano nga ba? Winter solstice po ngayon. Winter solstice, December 21. So, winter solstice, December 21. Spring equinox ay March 21. Tapos, summer solstice ay June 21. And then yung... Fall, September 21. Yan po yung position po ng araw pag yung bumababa po yung sinag ng araw tsaka yung tumataas po. Kasi yung Earth po pala bumababa, lumuyo ko ng konti o umaangat na ganon. So, kunwari, ito yung Sweden, ito yung Pilipinas dito, mainit ang araw. So, dito medyo mainit rin. Kaya lang mo, pag winter pala, itong part na ito, umaangat ng ganon, so medyo madilim. At dito, mainit pa rin. Ha? So, ganun po yan. Jan
Pasqua from the Philippines. Oy, hello, nako, thank you. So, balik ko tayo doon. So, December 21, malapit na Pasko. Kung kayo nagbabiyahe, ingat kayo sa pagdadrive. Huwag masyadong mainit ang ulo. Kung matraffic, ganyan. Maraming nangarap ng Pilipino magkaroon ng sasakyan. Ay, traffic naman. Ayun. Nung araw po kasi natatanda ko, ngayon, kukunti sasakyan sa North Expressway. Woo! Ngayon, wala na. Pwede na magbike. Anyway, so ingat po kayo. Doon po sa mga magre-regalo sa akin, pwede pa kayong umabot. Maraming salamat po. Tumatanggap po kami ng bigas, palay, mais, asukal, kamatis, sibuyas. Tumatanggap po ako niyan. Maraming salamat po doon sa magpapadala. De, joke lang, wala lang makakarating po dito. Rose Kenjan. Nako, hello Rose. Tsaka si Maricar, classmate, kamusta? Si Joyce. Tsaka, ito ba? Ayan. Okay, binabati lang mo. Kung kayo mga may tanong, mga question, no, gusto natin pag-usapan. So, kanina po nabalitaan ko sa TV Patrol at patang sa GMA 7 din, may nahuli na sa Lukban, Quezon, na fake na speech and occupational therapy at kung ano pa mga therapy, eh wala palang lisensya. At estudyante pa lang siya ng psychiatry o psychology, eh yun ang ginagawa ng dahilan. Huli na! Ayaw pang umamin. Kasi oh, pag sinabi mo nagpo-provide ka ng occupational therapy, dapat meron kang lisensya. Hindi pwede yung to come or to follow o kung kailan lang pwede. Yun po yan. So, sa ating mga kaibigan, mga kababayan, kahit o anong klase, huwag ko kayong basta-basta ho naniniwala. Kahit o maganda ang tindahan, nakaayos, hindi ho lahat ng kumikinang ginto. Yun ho ang tatandaan ho natin. Hindi lahat kumikinang at ginto. May aminin ako sa inyo, bakit itong jacket ng World Remit parang mainit? Parang mainit. So, pero sige. At least sulit sa winter. Kasi malabas, sa labas po kasi ngayon, negative 2. Na medyo mainit pa yon para sa amin sa ngayon. Anyway. So, dun po sa mga nagpapagamot, kahit doktor o kung sino man, madali po kasi tayong maloko. Kasi, ewan ko ba, madali tayong maniwala sa fake. May ayaw na ayaw naman natin maniwala sa nagsasabi ng totoo. Yun lang ang napupunta ko sa Pilipino. At again, tatandaan ho natin yan. Sasabihin, kasi kuya, mura. Ito ha, tanong ko sa inyo. Ang tayo kasi mga Pilipino, may ugali tayo na pag tayo ang magsesweldohan o babayaran, gusto natin malaki. Pero pag tayo magbabayad, gusto natin halos wala. Ngayon, hindi ko kayo masisisi dahil siyempre gusto nyo makatipid. Pero tanungin niyo po sarili ninyo. Sino ba, kayo ba, pag nagtrabaho kayo at binayaran kayo ng 5 pesos per hour o kaya 100 pesos per day, sa tingin niyo ba pagbubutihin niyo yung kung ano man yung trabaho na yon? Di ba hindi? Kayo na makakasagot niyan. So, we got, ayun sa salita ng English niya, we get what we pay for. Yun naman po yun. Noli Panuelos, hi! Maraming salamat at welcome to the show. So, pinag-uusapan natin yung autism at yung nabalita kanina sa TV sa atin ng mga fake. Tapos ngayon, ang dami pa rin naloloko sa scam. Ito po nga pala sa Facebook. Paano ko lang gusto rin i-brought up sa inyo? Paano po kayo nakahack? Dahil dyan sa mga Facebook na yan. Di ba may makikita kayo na press this one para malaman mo kapalaran mo for 2024 o kaya press this one to say amen to Jesus o kung sino man pa. Alam niyo po ba, karamihan po nun ay patibong o trap lang po yan. Kasi sa programming po, pwede po naman na nakalagay na no, pero sa loob po noon, nakasulat po yes. Bakit po kailangan yes? Kasi po, pag ho kami gumawa ng program, kailangan po, ay Arceli, hi, Lojen. Pag ho sa programming, kailangan ho kasi namin humingi ng permission para ho payagan kami makapasok sa mga computer or mga cellphones ninyo. So doon sa mga ganun na, if you like Jesus, click amen o type amen o kung ano-ano na ganyan, yun ho lahat ay patibong yon
para kayo'y maloko lang. Kasi hindi nyo naman kailangan patunayan kay Jesucristo o sino man ang Diyos ninyo na kayo'y humahanga o naniniwala sa Kanya para lang pumindot sa Facebook. Doon yun. Sa totoo lang nga, pag binuklat mo pa yan, hindi pa Kristiyano yung may gawa niyaan. Kaya lang, paano? Gusto nila mang uto eh. Vina Olivas. Hello, good evening, Viva. Vina. Okay. So, magtanong lang po kayo habang nagtaintay tayo ng mga questions. Eh, yun. So, dun ho sa mga bagong dating lang, paano minsan ako tumitingin na ganyan? Kasi yung camera kong isa, tinitape ko ito para sa YouTube. So, kasi vertical to si YouTube, horizontal. So, pero hindi ako naka-live stream sa YouTube at ang daming isa-setup kasi po. Anyway, balik po tayo doon. So, maraming na-hack. Tapos, again, huwag ko kayong bumili online. Kahit ho mura. Kasi nga delikado. Kahit ho sino pwede magtinda. Eh, lalo na sa Pilipinas, wala tayong habol. Kasi tatandaan ninyo, lalo na yung mga fly-by-night na mga negosyo, yung ayaw mag walang business permit, mga ganyan, wala ho kasi tayong mahahabol doon. Kasi obviously, doon pa lang sa isang first step pa lang, medaya na. Magtataka kayo na, siguro mandaraya talaga ito. Malaki posibilidad na mandaya. Unang-una, yung pandaraya sa hindi pagbayad ng tax at pagbibigay ng voice. Doon na lang ho, magmumuble na kayo. Kasi, paano wala tayong nakukuha masyadong bumabalik? Kasi, ninanakaw na nga yung binabayad, tapos hindi pa binabayaran pa iba. Pero mahabang gulo yun. Anyway, huwag na natin pag-usapan yan. Ron Danita Navarro. Ayan, naku, pasensya na, mahirap ano. Hello. Ayan. So, yan, again, pinag-uusapan natin itong si Otisim. Paalala ko lang po sa inyo, yun hong sinasabing hanggang ngayon pala may naniniwala pa na yung mga Otisim na nakukuha yan sa bakuna. Eh, siguro kahit isa siguro nagkatotoo yun. Eh, yun ang pinalalaki ng mga naniniwala sa fake news, yung isa. Kasi lahat naman nun ng gamot pwedeng pumalpak. Pero, yun ang nakita natin, yung isa na yun. Kunwari lang ha, hindi ko pa alam kung totoo yun. Pero pagpalagay na natin ang isa. Eh, ang problema kasi doon, daan milyon na ho ang pinanganak na tao sa mundo. Simula ho nung pauso yung bakuna, halos lahat doon nabuhay at walang side effects. Wala ho. Pero ang pinagkaka-interesan natin yung isa, ang Pilipino nga naman. Oh, Diyos ko! Masisiraan ka talaga ng bait. Kung ano-ano pinaniniwalaan, basta hindi totoo, madaling paniwalaan. Yun ang nakakainis ho sa atin. Paano tayo minsan pinagtatawanan ng ibang lahi? Madali tayong mauto. Basta foreigner. Kasi foreigner. Foreigner siya. Maniniwala ako. Let's go. Ewan ko. Pero sabi ko sa inyo, ang mga foreigners lang po, kahit o anong kulay, laki, tangkad, at ano yan, meron mabait at meron rin pong masama ugali. Katulad rin ho natin, kahit sa sarili natin pamilya, palaging may black sheep, black goat, black cat, at kung ano itong pang black. So, wag ho natin sabihin na tayong mga Pilipino palaging mababait. Hindi rin ho ganun katotoo yun. Hindi rin ho. Yun naman yun. Pero again, it's another pag-uusapan po natin yan. Neurodev, ito, beware base. Ayun, katulad nito, yung isang naglagay dyan, yun daw mga lisensya. Taka naman ako dyan, doktor yata. Di ba pag neuro, parang napapasa yun, hindi siya nagre-renew ng kanyang papeles. Kita mo nga naman, ano? Doktor ka na, kumikita ka ng maganda. Lisensya mo na pinagkakakitaan mo yon, di mo maasikaso. Doon na lang, medyo may problema na doon. Hindi siguro yan magaling. O, yun naman yun eh. Kasi kung kumikita ka, magaling kang doktor, syempre. Para paniwalaan ka doon sa sinasabi mo, maganda yung may lisensya ka. Uy, wow, nakapasa ako, board passer. Yan, may PRC license ako. Ching! O, ayan. Vivian. Hello, Vivian. Tsaka si Maria Socorro Figueroa Santos. Wow! Haba ng pangalan mo. Mahal na mahal ka ng magulang mo siguro. Maria Socorro Figueroa Santos. Ah! Yes! Dako! Inabati natin na may libre pang plug yan. Again,
Paano ko po suot si World Remit na sweater na medyo mainit nga siya? Maganda siya pala, mainit. Pwede ko itong suot sa labas. Meron ho kasing nagbabash sa akin sa messages ko, sa inbox ko na peki daw yung, huwag ko daw ginagamit yung World Remit para makakuha ng friends, followers, at kung ano-ano pa. Doon po sa hindi po, yung mga bago ko lang ho nakilala, 2 years ago o 1 year ago, nagkaroon ho kasi ng promo dito sa Europe po yung World Remit na nagbigay sila ng kabuhayan showcase. Ngayon, may nanalo po dito sa Sweden. Ako ho yung pinapunta nilang blogger na nagdala ng magandang balita. Siyempre, para magpunta doon at paniwalaan tayo ng Pilipina, siyempre may uniform galing sa World Remit. Ngayon, hindi ko masyadong sinusuot kasi ayokong maluma, sayang eh, souvenir. Eh, inulit ko lang para lang humakita ninyo na talagang yung yung nakalagay doon sa profile ko sa Facebook, eh talaga pong totoong damit po yan. O, yan. O, yan. Okay? So, yun lang ang gusto kong patunayan dito kasi parang mainit pala sa loob ng bahay ito. So, pero maganda siyang tingnan. Diba? Yes. Ganda. Anyway, so again, maraming salamat po sa World Remit. Okay? Sana padala ninyo ako ng pera. Huwag na si Kim Chu, si pera na lang. De, joke lang. Ayan po. So again, balik po tayo sa autism. Hindi po ito nakakahawa, hindi po kami mamamatay dahil sa autism. Hindi rin po ito galing sa bakuna. Kung meron pong galing sa bakuna, kung baka isang beses lang o konting-konting beses lang. Pero again, kahit po anong klaseng gamot, minsan po sumasablay. Wala hong perpektong gamot. Pero ang problema kasi sa atin, oy, minamatay doon sa isa. Pero walang nakapansin na 100 million tao pala ang nasave nung gamot. Yun ang ano sa atin kasi, parang, namatay eh. Oo nga, pero yung 100 million na buhay. Oh, talagang natural lang po na meron pong part po ng mga gamot, technology na yung palpak. Ano, kasi hindi naman ho talaga ma-perfect po yan. Pero kung mas marami naman na nakikinabang kaysa dun sa hindi makikinabang, eh talaga hong papayagan po yan. Kasi, oo nga, eh, isipin mo na lang, wala ngang, hindi nga gagawin yung gamot, lahat naman tayo mamamatay. Lahat tayo magkakasakit. So yun naman ang giging problema natin. Anyway, so ano pa pwede natin pag-usapan? Ano ang handaan sa Sweden sa Pasko? Well, ang dito po kasi, imbis na karne, ang alam ko madalas na hinahanda dito, salmon. Yung smoked salmon, tsaka yung ginagawa dito na para pang, ano tawag dito? Yung parang atsarang isda. You know, yun ang isa sa mga kinakain ng December 24 ng lunch. Hindi po December 25 ang handaan dito, hindi po December 24 ng gabi, midnight. Kasi po, ang explanation sa akin ng isang kaibigan na Swedish, kasi nga nung panahon ng araw, nung hindi pa ganun kayaman rin ang Sweden, at kumbaga walang kuryente, malamig, pag ho kasi taglamig dito, ang mga tao, during spring and summer, nagkakarera po yan makaipon ng yung hay, yung giniikan, para pagkain ng mga hayop, pagkain nila, so kailangan dried yun, kung ano-ano. Kasi pagdating ng winter, ngayong panahon ng taglamig, wala akong buhay. So ang ginagawa ko ng tao nung araw dito, talagang halos simula, sabi mo ng September hanggang March, halos nasa bahay lang sila. Medyo sa, minsan hindi pa naliligo. Eh, pero wala tayong magagawa doon kasi mahirap kong maligo talaga pag taglamig kung walang heater. Anyway, so ganun po sila. So pag yung pagse-celebrate po nila ng Pasko, ginawa nilang bas maaga kasi ho dito alas 9 ng umaga, doon pa lang sumisikat ang araw. Tapos yung alas 3 ng hapon, lumulubog na ho yung araw. So mahirap po magkaroon ng bisita kung magkakaroon ka ng bisita kung just in case sa paggabi kasi makapalsis, no, mahirap maglakad, mahirap mga bayo or
minsan delikado kasi nung araw ko dito may mga wolves dito sa Stockholm. So, imbis na tayo ang mag-Noche Buena, tayo ang magiging Noche Buena ng mga wolves. So, hindi ho smart. So, ginawa nila para lang practical. Hello, Kobe! Tsaka si Eileen. Ayan. Ginawa ho nilang 24 ng hapon. Ah, ng tanghalian po ang Christmas dito. So, handa nila yung parang kinilaw na isda tsaka yung smoke na salmon. Kasi, yun yung pinausukan ng araw. Tsaka yung nga sa loob ng bahay kasi, di ba yung nung kahoy pa ginagamit sa pag-heat ng bahay tsaka pa sa pagluluto, na wala hong patayan yun, ha? So, yung usok, nakakatulong mo yun, di ba, na parang katulad sa tinapa. So, tinatapat nila yung mga nahuling salmon nung araw doon sa lutuan. So, maraming sulit na bagay yan. So, usok, tsaka masarap na isda. Yes, yun po, yan. So, ano pa natin pwede natin pag-usapan? Wala rin yung katotohanan yung autism e galing sa thyroid. Yun po yun. Base po yan sa mga sa CDC, dun sa mga yung mga talaga hong mga ano na tawag dito? CDC, Center for Disease Control po yan. Tsaka yung mga physicians po ng mga publications. Nakaka-apekto, pero like I said po, kung isa lang o sampo laban sa isang milyon na autistic na panganganak, eh hindi, mas importante po yung si 1 million kaysa po doon sa sampo. Ganun po ang science. Lilibet Weinstein. Hello. Hello. Welcome po. Lilibet Weinstein. Ayan. Kobe. Ayan. Tapos, tawag dito, nawala tayo sa thought. Train of thought. So, hindi po yan nakakahawa at hindi rin po yan sa thyroid. Makakadagdag lang po siguro yon kung yung pangangatawa ninyo, may lahi na kayo. Tapos, ganun pa, hindi kayo healthy. Siyempre, yung bunga, yung mga iklog, tsaka yung sperm ng lalaki at babae, hindi maganda kalidad dahil sa kinakain o kung ano man, lalong lalaki po ang tsansa. Ngayon po, para lang mo again, recap po palagi natin to, ha. Yung hong hereditary o yung genetics po, kung paano po yan nangyayari, eh, para lang po yan, ano, telephone number. Parang ganun lang po yan. So, meron pong recessive, ibig sabihin nun, meron ako, may lahi ako, pero hindi automatic na pag nag-asawa ako o nag-anak ako, automatic may magkakaanak rin ako na ganoon. Yun po ang recessive. At hindi lang po automatic po na autism lang. Pwedeng kulot na buhok, yung ilong, yung tenga, yung talino, yung tangka, sampu daliri, walang daliri. Lahat po yan posibleng mamana. Yun po yan. Pero for the sake of argument lang po, let's stick to autism lang. Okay, so balik po tayo doon. So meron nung recessive. Ang ibig sabihin nun, sa bawat cell ng katawan mo, yung DNA mo, yun po yung fingerprint o yun po yung pinakaplano ng bahay ng kung paano ka na. Kalahati po nun ay galing sa ina at kalahati po ay galing sa ama. Palagi ho yung ganun. Pag ho nabawasan ng isang pares po yun, yun po yung tinatawag natin ng mga kaibigan po natin na may Down syndrome. Again, iba na naman pag-uusapan natin on another episode. So, ganun po siya. Ngayon po, meron naman po kung may recessive, meron naman po tayong tinatawag na dominant genes. Yung pong dominant genes, ito po yung malagi natin nakikita sa mga artista na, uy, wow, magkakahawig sila, di ba? Pero magaganda, pero mapuputi, patangos ang ilong, magaling kumanta. Yung po ay mga traits po genetically na sila po ay namana nila from one generation to another. Pero, paano kung isang dominant tsaka isang recessive? Ngayon, madali lang po yan. 50-50 lang palagi yan. So, ano lang yan? Pwedeng kulot, pwedeng hindi kulot. Depende sa kabilang side. Siyempre, kung si mommy na may recessive, eh kulot, o may kapatid na may kulot, tapos si kuya, eh lahing maraming silang kulot, at least 75% to ang chance na magkakaroon sila ng anak na kulot. Ganun po yun. Pero kung parehong recessive, malamang pwedeng mangyaring walang anak na kulot or at least isa merong kulot. Pero
yung mga anak nila na yon, kahit straight na straight ang buhok, darating ang panahon, pag sila naman ang magkakaanak o magiging magulang, pwede silang magkaroon ng anak na kulot. Yun yun. Ganun po ang istorya po niyan. So, ganun din po yung sa autism. Kung meron kang mga pinsang buo, at meron rin pinsang buo o sa pamilya mismo ni Mr. o ni Mrs., at parehong pamilya ay meron, mahigit po sa 75% ang chance niyong magkaroon. So, ibig sabihin nun, kung magkakaroon kayo ng apat na anak, tatlo ang posibleng meron at isa ang wala. Yun po yun. Uy, wow, algebra yan. Ay, hindi, statistics po yan. So, yun po ang pinakasimpleng Jasmine. Hello, Jasmine. Yun po ang pinakasimpleng way o pinakasimpleng explanation po tungkol sa autism. Uy, wait lang po, wait. Dahil nakita ko lang kasi yung kabilang camera na tao dito. Nangangalahati na tayo sa baterya, eh. So nag-ready na ako. Anyway, so balik po tayo ulit. Ano ang pwede natin pag-usapan sa Pasko? Again, dun po sa mga taong nakatanggap ng Christmas bonus na at ginamit nyo lang sa ginastos nyo na, hindi po yan magandang sign. Yan ang sasabihin ko po sa inyo. Bakit? Kasi sa totoo lang, yun yung sinasabi natin na one day millionaire, gagamitin mo lahat, ubos. Ako po, madalas po akong manood ng Eat Bulaga, not because nakagawian ko lang po kasi yun, dahil ang father ko po, favorite show niya yan. Naaalala ko lang si father ko pag nakikita ko yung tatlo. Nakakagawian kong manood niyan. Pero, doon po sa mga portions nila na nagpapamigay sila ng pera, naawa po ako pag may nananalo tapos tinatanong nila na saan mo dadalhin ng pera, saan mo, ano gagawin mo dyan. Ipang birthday ko po, pambabalato ko, ibibili ko ng pagkain today, ibabayad ko sa kuryente, at kung ano-ano pa. Alam nyo, sa totoo lang, problema kasi po dyan sa ganyan, hindi naman tayo everyday nananalo ng 5,000 pesos, 10,000 pesos, o kung magkano po ba yan. Hindi kaya natin pwedeng maisipan na kahit yung 5,000, inegosyo kaya muna yung mga ganyan. Babalik lang po ako at may tumatawag sa akin. Malamang kung importante ito, ha? Babalik po ako. Wait. Ayan. Hello? 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 Hello, Carlos. Yeah, who's this? This is Juanina from the social center. Yeah, yeah. Hello? Yes? Hello, how are you? Hindi natin mababa. Mahirap to, eh. Nakakaabala. Kaya lang, wala naman tayong magagawa. So, again, nagpapasalamat po ako sa inyo habang iniintay natin bumalik yung ating mga kaibigan dyan na again, nagpapasensya po ako. Hingi po ako ng pasensya sa inyo. At although hindi nyo pa nadidinig to, pasensya na po. Pag may tumawag po kasi na sabihin na natin Swedish number, madalang kasi dito yung mga, ano tawag doon? Yung mga prank calls. So pag yung hindi siya private number, sinasagot ko or something na ganun. So ayan, hintayin na natin ang mga bisita natin magbalikan ulit. Ako po ulit si Roy Cipolito mula po sa Kaibigan Podcast. Only here sa The Kaibigan Network. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po ay nandito. Ako po ay nagpapasalamat na ako po ay sinusuportahan ninyo. Ako ay really, 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 really grateful po sa inyong lahat. At sana po ay tawag dito, you keep on supporting us lang po yan. Dahil importante po yan. Kasi syempre tatama rin tayo kapag walang ginagawa or something. Diba? Yes. So mga kaibigan, again, maraming salamat po while we're talking. Ito po yung ating pinag-uusapan tungkol dun sa autism. So autism po hindi nakakahawa, hindi po ito galing sa bakuna, wala akong ebidensya na dun po nagpo-point po yan. Kung may nangyari po na isang beses lang, baari po sigurong totoo, pero hindi po natin nakikita yung big picture na doon sa 100 million na tinurukan ng bakuna sa buong mundo,
isa namatay o isa nagka-autism, hindi, yun ang pinoproblema natin, pero 499,999 naman ang hindi namatay. So, yun, nakagawa wala ating background. Ayun po. So, ginagawa natin yan para lang po natin sa pakita sa inyo na tayo po ay nakakaintindi at tayo po ay sabihin na natin na gusto natin makatulong o gusto natin makatulong, gusto natin no, ipaliwanag lang yung mga things na hindi maganda, hindi, alam niyo yun, yung hindi totoo, mga fake news. Ang dami po kasing fake news sa totoo lang na kung ano mga conspiracy, yung mga kung ano mga kumpanya. Naku, mag-ingat po kayo at hindi po lahat po na nagmamalunong, hindi po lahat po na may lakas ng loob na nagsasalita po sa harapan ng camera, eh, nagsasabi po ng totoo. Yung iba ho, nagsasabi lang ng, hindi, ng kahit ano, para lang ho pag-usapan. Yun ho, yun. Ang tawag ho doon ay clickbait. Clickbait. Wait, bakit ba ito? Ayan. Walang titingin. Yun po yung tinatawag pong clickbait na gagawa ka lang ng thumbnail o gagawa ka lang ng picture para lang may manood sa'yo o may maniwala sa'yo. Hindi po yan maganda. Ah, okay. Bad news. Bad news, bad news. Yes. Okay. Kahang pala ating computer. Anyway, so ito po. Nawala mga parokyano natin. Nawala, nawala, nawala. Nawala ang ating mga friends. Nawala po lahat. Hindi na bumalik. Hello? Ayan. So again, nako, pasensya na po kayo at nawala po ako kanina. Biglaan po kasi po may tumawag. So gusto ko lang humingi again ng apology. Gusto ko magpasalamat po sa inyo na may tumawag, kailangan sagutin. Eh, kailangan putulin si live kasi itong Facebook ko tsaka telepono magkasama. So again, nako, again, gusto ko lang magpasalamat po lahat sa inyo tungkol po sa ating pong mga istorya na galito na mga pinag-uusapan natin. Doon po sa mga parents po na may anak na may autism, huwag po kayo ang mauna pang mawalan o masiraan ng loob kaysa po doon sa... Minsan po, napupunan ko po kasi minsan kung sino pa yung magulang yung panahon ng masiraan ng loob. Eh, hindi po importante yon. Kailangan po tayo ang malakas ang loob kasi ang anak natin ang umaasa sa atin. So, huwag po sana natin sanang gawin yon na, sige, hindi ko accept, hindi ko tanggap, hindi naman ho gagaling, hindi rin naman ho magbabago yung diagnosis po kung ang anak niyo po ay meron o wala. So, mas maganda kung tanggapin na lang natin kasi wala naman po kayong magagawa rin. Kasi hindi naman to nagagamot. Isipin nila parang pinanganak ka ng maliit ng kamay, wala ka sigurong isa, dalawa, tatlo, limang daliri, pero buhay ka pa rin. Hindi ka naman mamamatay ng pinanganak ng wala ng daliri na ito or ito. Diba? Hindi naman automatic yun na mamamatay ka. Ano, dihado ka sa buhay. Ayun, maniniwala pa ako sa'yo. Magiging dihado ka. Kasi siyempre, saka kukuha ng lakas tsaka ng trabaho kung kulang ang kamay mo. Pero again, gusto ko lang kong paliwanag sa inyo na be supportive of your children kasi wala ho naman silang ibang aasahan kundi po ang mismong magulang. So again, gusto ko lang magpasalamat po ulit sa inyong lahat at mukhang naging busy ang mga kaibigan natin. Magbabalik po tayo ulit sooner or later. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kaibigan, si Roy Sipolto mula po sa The Kaibigan Network. Dito lang sa The Kaibigan Podcast. Yes.
Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong kaibigan, si Royce Hipolito mula ulit dito sa Stockholm, Sweden. Ako po ang inyong kaibigan. Minsan ako kasi mapupunan nyo, tumitingin ako dito. Kasi kinukunan ko, nagre-record din ako para sa YouTube ko kasi. So, lagyan natin ang konting ilaw. Yan. So, nakikita nyo naman sa likuran ko, yung bilog na yon, yung Pilipinong Pasko. Pilipinong Pasko? Yung Pilipino nating parol. Galing Pampanga yan. Yes! So, ayan. Tapos, tawag dito. Paano po ako nakasuot ngayon ng World Remit? Kasi meron ho ng mga... Uy, sikat na tayo ngayon. May nambabash na sa atin ngayon. So, hindi daw totoo yung picture ko dun sa profile ko sa taas. Yung header po tawag doon. So, para lang maniwala po kayo, ayan. Hindi po ako empleyado ng World Remit. Nag-vlog lang po ako together with World Remit po. So, nagpapasalamat ako sa kanila. Siyempre, may kasamang. Ayan. Hindi po ito bayad, ha? Pero okay na rin yun. Gusto ko lang patunayan doon sa mga bashers po natin na hindi po fake o hindi po Photoshop yung nandoon. So, hindi ko nilagay yung ulo ko doon at ganun-ganun. Ayan, no? Totoo yan, no? Yan. World Remit yan. World Remit. Yan. Yung pong mga nasa ibang lugar ho na hindi familiar sa World Remit. Yung World Remit po kasi, remittance po yan. So, yung mga mahal po natin sa buhay na nasa abroad, nagpapadala ng pera. Ayan. Leaky. Yan. Boss. Maganda. Hello. Ako. Salamat. So, ginagawa ho natin ngayon, tuloy lang natin. Lately po kasi, nagiging active ako doon sa isang grupo ng mga tao may autism. Kasi po meron din po ako niyan, tsaka ako yung anak ko. So, malapit po sa puso ko yan. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo yung mga tumatawag sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga messages ninyo. Tita Vivian, ako. Hello. Ayan. Maraming salamat rin doon sa mga nag-message. Na mga kung ano-ano na nagtatanong. Unfortunately, hindi ko kayo pwedeng ipaliwanagan tungkol doon sa mga gamot, doon sa pharmacology, kahit naintindihan ko kahit papaano kasi hindi po ako qualified mag-explain sa inyo. Adalisa Valencia, hi! Hello from Norway! Yes! Wow! Norway! Yes! Yes! Isa ho yan sa pinakamagandang bansa. Isa. Hindi naman pinakamaganda. Isa sa pinakamagandang bansa sa buong mundo. Norway. Ayan. Tawag dito. So, pinag-uusapan po natin yan yung... Ang autism po kasi ay isang kondisyon na pinanganak kang ganyan. Hindi po yan sakit. Hindi po yan nakakahawa. Wala ho kaming taning sa buhay. Yun ho ang gusto ko sa inyong paliwanag. Kasi may mga parents kasi na medyo nakikarried away na sinasabi na kawawa daw yung anak nila pag matanda na dahil pag daw namatay sila, ganoon. Hindi po yan totoo. Hindi po kami mamamatay ng basta-basta. Pwede kami mamatay sa napabayaan, pero hindi siguro ka pwedeng mamatay ng dahil sa autism lang po yan. Gusto ko lang po yan ipaliwanag sa inyo. So, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako ulit ang inyong kaibigan, si Royce Hipolito mula po sa Stockholm, Sweden. At ako po yung nangangamusta sa inyo sa isang malapit na Pasko. Ano nga ba? Winter solstice po ngayon. Winter solstice, December 21. So, winter solstice, December 21. Spring equinox ay March 21. Tapos, summer solstice ay June 21. And then, yung fall, September 21. Yan po yung position po ng araw pag yung bumababa po yung sinag ng araw tsaka yung tumataas po. Kasi yung earth po pala, bumababa, lumuyo ng konti o umaangat na ganon. So, kunwari, ito yung Sweden. Ito yung Pilipinas dito, mainit ang araw. So dito medyo mainit rin. Kaya lang mo, pag winter pala, itong part na ito, umaangat ng ganon. So medyo madilim. At dito, mainit pa rin. Ha? So ganon po yan. Jan
Pasqua from the Philippines. Oy, hello. Nako, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So balik ko tayo doon. So December 21, malapit na Pasko. Kung kayo nagbabiyahe, ingat kayo sa pagda-drive. Huwag masyadong mainit ang ulo. Kung ma-traffic, ganyan, maraming nangarap ng Pilipino magkaroon ng sasakyan. Traffic naman. Ayun. Nung araw po kasi natatanda ngayon, kukunti sasakyan sa North Expressway. Woo! Ngayon, wala na. Pwede na mag-bike. Anyway, so ingat po kayo. Doon po sa mga magre-regalo sa akin, pwede pa kayong umabot. Maraming maraming salamat po. Tumatanggap po kami ng bigas, palay, mais, asukal, kamatis, sibuyas. Tumatanggap po ako niyan. Maraming maraming salamat po doon sa magpapadala. De, joke lang, wala lang makakarating po dito. Rose Kenjan. Nako, hello Rose. Tsaka si Maricar, classmate, kamusta? Si Joyce. Tsaka ito ba? Ayan. Okay, binabati lang mo. Kung kayo mga may tanong, mga questions, gusto natin pag-usapan. So, kanina po nabalitaan ko sa TV Patrol at patang sa GMA 7 din, may nahuli na sa Lukban, Quezon na fake na speech and occupational therapy at kung ano-ano pang mga therapy, eh wala palang lisensya. At estudyante pa lang siya ng psychiatry o psychology, eh yun ang ginagawa ng dahilan. Huli na! Ayaw pang umamin. Kasi oh, pag sinabi mo nagpo-provide ka ng occupational therapy, dapat meron kang lisensya. Hindi pa pwede yung to come or to follow o kung kailan lang pa pwede. Yun po yan. So sa ating mga kaibigan, mga kababayan, kahit o anong klase, huwag ko kayong basta-basta ho naniniwala. Kahit o maganda ang tindahan, nakaayos, hindi ho lahat ng kumikinang ginto. Yun ho ang tatandaan ho natin. Hindi lahat kumikinang at ginto. May aminin ako sa inyo, bakit itong jacket ng World Remit parang mainit? Parang mainit. So, pero sige, at least sulit sa winter. Kasi malabas, sa labas po kasi ngayon, negative 2. Na medyo mainit pa yon para sa amin sa ngayon. Anyway, so, dun po sa mga nagpapagamot, kahit doktor o kung sino man, madali po kasi tayong maloko. Kasi, ewan ko ba, madali tayong maniwala sa fake, may ayaw na ayaw naman natin maniwala sa nagsasabi ng totoo. Yun lang ang napupuna ko sa Pilipino. At again, tatandaan ho natin yan. Sasabihin, kasi kuya, mura. Ito ha, tanong ko sa inyo. Ang tayo kasi mga Pilipino, may ugali tayo na pag tayo ang magsesweldohan o babayaran, gusto natin malaki. Pero pag tayo magbabayad, gusto natin halos wala. Ngayon, hindi ko kayo masisisi dahil siyempre gusto niyo makatipid. Pero tanungin niyo po sarili ninyo. Sino ba, kayo ba, pag nagtrabaho kayo at binayaran kayo ng 5 pesos per hour o kaya 100 pesos per day, sa tingin nyo ba pagbubutihin nyo yung kung ano man yung trabaho na yon? Di ba hindi? Kayo na makakasagot niyan. So, we got, ayun sa salita ng English niya, we get what we pay for. Yun naman po yun. Noli Panuelos, hi! Maraming salamat at welcome to the show. So, pinag-uusapan natin yung autism at yung nabalita kanina sa TV sa atin na mga fake. Tapos ngayon, ang dami pa rin naloloko sa scam. Ito po nga pala sa Facebook. Paano ko lang gusto rin i-brought up sa inyo? Paano po kayo nakahack? Dahil dyan sa mga Facebook na yan. Di ba may makikita kayo na press this one para malaman mo kapalaran mo for 2024. O kaya press this one to say amen to Jesus o kung sino man pa. Alam niyo po ba, karamihan po nun ay patibong o trap lang po yan. Kasi sa programming po, pwede po naman na nakalagay na no, pero sa loob po noon, eh nakasulat po yes. Bakit po kailangan yes? Kasi po, pag po kami gumawa ng program, kailangan po, ay Arceli, hi! Logan. Pag sa programming, kailangan ho kasi namin humingi ng permission para ho payagan kami makapasok sa mga computer or mga cellphones ninyo. So, doon sa mga ganun na if you like Jesus, click amen o type amen o kung ano-ano na ganun. Yun ho lahat ay patibong yon
para kayo'y maloko lang. Kasi hindi nyo naman kailangan patunayan kay Hesus Kristo o sino man ang Diyos ninyo na kayo'y humahanga o naniniwala sa Kanya para lang pumindot sa Facebook. Doon yun. Sa totoo lang nga, pag binuklat mo pa yan, hindi pa Kristiyano yung may gawa niyaan. Kaya lang, paano? Gusto nila mang uto eh. Vina Olivas. Hello! Good evening, Viva! Vina! Vina. Okay. So, magtanong lang po kayo habang nagtaintay tayo ng mga questions. Eh, yun. So, dun ho sa mga bagong dating lang, paano minsan ako tumitingin na ganyan? Kasi yung camera kong isa, tinitape ko ito para sa YouTube. So, kasi vertical to si YouTube, horizontal. So, pero hindi ako naka-live stream sa YouTube at ang daming isa-setup kasi ko. Anyway, balik po tayo dun. So, maraming na-hack. Tapos, again, huwag ko kayong bumili online. Kahit ho mura. Kasi nga, delikado. Kahit ho sino pwede magtinda, eh lalo na sa Pilipinas, wala tayong habol. Kasi tatandaan ninyo, lalo na yung mga fly-by-night na mga negosyo, yung ayaw mag walang business permit, mga ganyan, wala ho kasi tayong mahahabol doon. Kasi obviously, doon pa lang sa isang first step pa lang, medaya na. Magtataka kayo na, siguro mandaraya talaga ito. Malaki posibilidad na mandaya. Unang-una, yung pandaraya sa hindi pagbayad ng tax at pagbibigay ng buwis. Doon na lang ho, magmumuble na kayo. Kasi, paano walang, wala tayong nakukuha masyadong bumabalik? Kasi, ninanakaw na nga yung binabayad, tapos hindi pa binabayaran pa iba. Pero mahabang gulo yun. Anyway, huwag na natin pag-usapan yan. Ron Danita Navarro. Yan, ako pasensya na mahirap ano. Hello. Yan. So, yan, again pinag-uusapan natin itong si Otisim. Paalala ko lang po sa inyo. Yun hong sinasabing hanggang ngayon pa lang may naniniwala pa na yung mga Otisim na nakukuha yan sa bakuna. Eh siguro kahit isa siguro nagkatotoo yun. Eh, yun ang pinalalaki ng mga naniniwala sa fake news, yung isa. Kasi lahat naman ng gamot pwedeng pumalpak. Pero, yun ang nakita natin, yung isa na yon. Kunwari lang ha, hindi ko pa alam kung totoo yun. Pero pagpalagay na natin ang isa. Eh, ang problema kasi doon, daan milyon na ho ang pinanganak na tao sa mundo, simula ho nung pauso yung bakuna, halos lahat doon nabuhay, at walang side effects. Wala ho. Pero ang pinagkaka-interesan natin yung isa, ang Pilipino nga naman. Oh, Diyos ko! Masisiraan ka talaga ng bait. Kung ano-ano pinaniniwalaan, basta hindi totoo, madaling paniwalaan. Yun ang nakakainis ho sa atin. Paano tayo minsan pinagtatawanan ng ibang lahi? Madali tayong mauto. Basta foreigner. Kasi foreigner. Foreigner siya. Maniniwala ako. Let's go. Ewan ko. Pero sabi ko sa inyo, ang mga foreigners lang po, kahit o anong kulay, laki, tangkad, at ano niyan, meron mabait at meron rin pong masama o gali. Katulad rin ho natin, kahit sa sarili natin pamilya, palaging may black sheep, black goat, black cat, at kung ano itong pang black. So, wag ho natin sabihin na tayong mga Pilipino palaging mababait. Hindi rin ho ganun katotoo yun. Hindi rin ho. Yun naman yun. Pero again, it's another pag-uusapan po natin yan. Neurodev, ito, beware base. Ayun, katulad nito, yung isa na naglagay dyan, yun daw mga lisensya. Taka naman ako dyan, doktor yata. Di ba pag neuro, parang napapaso yun, hindi siya nagre-renew ng kanyang papeles. Kita mo nga naman, ano? Doktor ka na, kumikita ka ng maganda. Lisensya mo na pinagkakakitaan mo yon, di mo maasikaso. Doon na lang, medyo may problema na doon. Hindi siguro yan magaling. O, yun naman yun eh. Kasi kung kumikita ka, magaling kang doktor, syempre. Para paniwalaan ka doon sa sinasabi mo, maganda yung may lisensya ka. Uy, wow, nakapasa ako, board passer. Yan, may PRC license ako. Ching! O, ayan, Vivian. Hello, Vivian. Tsaka si Maria Socorro Figueroa Santos. Wow! Haba ng pangalan mo. Mahal na mahal ka ng magulang mo siguro. Maria Socorro Figueroa Santos. Ah! Yes! Dako! Inabati natin na may libre pang plug yan. Again,
Paano ko po suot si World Remit na sweater na medyo mainit nga siya? Maganda siya pala, mainit. Pwede ko itong suot sa labas. Meron ako kasing nagbabash sa akin sa messages ko, sa inbox ko na peki daw yung, huwag ko daw ginagamit yung World Remit para makakuha ng friends, followers, at kung ano-ano pa. Doon po sa hindi po, yung mga bago ko lang ako nakilala, 2 years ago o 1 year ago, nagkaroon ko kasi ng promo dito sa Europe po yung World Remit na nagbigay sila ng Kabuhayan Showcase. Ngayon, may nanalo po dito sa Sweden. Ako ho yung pinapunta nilang blogger na nagdala ng magandang balita. Siyempre, para magpunta doon, nagpaniwalaan tayo ng Pilipina, siyempre may uniform galing sa World Remit. Ngayon, hindi ko masyadong sinusuot kasi ayokong malumas, sayang eh, souvenir. Eh, inulit ko lang para lang ho makita ninyo na talagang yung nakalagay doon sa profile ko sa Facebook, eh talaga pong totoong damit po yan. O, yan. O, wash. Yan. Okay? So, yun lang ang gusto kong patunayan dito kasi parang mainit pala sa loob ng bahay ito. So, pero maganda siyang tingnan. Diba? Yes. Ganda. Anyway, so again, maraming salamat po sa World Remit. Okay? Sana padala ninyo ako ng pera. Huwag na si Kim Chu, si pera na lang. De, joke lang. Ayan po. So again, balik po tayo sa autism. Hindi po ito nakakahawa, hindi po kami mamamatay dahil sa autism. Hindi rin po ito galing sa bakuna. Kung meron pong galing sa bakuna, kung baka isang beses lang o konting-konting beses lang. Pero again, kahit po anong klaseng gamot, minsan po sumasablay. Wala hong perpektong gamot. Pero ang problema kasi sa atin, oy, may namatay doon sa isa. Pero walang nakapansin na 100 million tao pala ang nasave nung gamot. Yun ang ano sa atin kasi, parang, namatay eh. Oo nga, pero yung 100 million na buhay. O, talagang natural lang ho na meron pong part po ng mga gamot, technology na yung palpak, ano, kasi hindi naman ho talaga ma-perfect po yan. Pero kung mas marami naman na nakikinabang kaysa dun sa hindi makikinabang, eh talaga hong papayagan po yan. Kasi, oo nga, eh, isipin mo na lang, wala ngang, hindi nga gagawin yung gamot, lahat naman tayo mamamatay, lahat tayo magkakasakit. So yun naman ang giging problema natin. Anyway, so ano pa pwede natin pag-usapan? Ano ang handaan sa Sweden sa Pasko? Well, ang dito po kasi, imbis na karne, ang alam ko madalas na inahanda dito, salmon. Yung smoked salmon, tsaka yung ginagawa dito na para pang, ano tawag dito? Yung parang atsarang isda. You know, yun ang isa sa mga kinakain ng December 24 ng lunch. Hindi po December 25 ang handaan dito, hindi po December 24 ng gabi, midnight. Kasi po, ang explanation sa akin ng isang kaibigan na Swedish, kasi nga nung panahon ng araw, nung hindi pa ganun kayaman rin ang Sweden, at kumbaga walang kuryente, malamig, pag ho kasi taglamig dito, ang mga tao, during spring and summer, nagkakarera po yan makaipon ng yung hay, yung giniikan, para pagkain ng mga hayop, pagkain nila, so kailangan dried yun, kung ano-ano. Kasi pag dating ng winter, ngayong panahon ng taglamig, wala akong buhay. So ang ginagawa ko ng tao nung araw dito, talagang halos simula, sabi mo na September hanggang March, halos nasa bahay lang sila. Medyo sa, minsan hindi pa naliligo. Eh, pero wala tayong magagawa doon kasi mahirap kong maligo talaga pag taglamig kung walang heater. Anyway, so ganun po sila. So pag yung pagse-celebrate po nila ng Pasko, ginawa nila bas maaga kasi ho dito alas 9 ng umaga, doon pa lang ho sumisikat ang araw. Tapos yung alas 3 ng hapon, lumulubog na ho yung araw. So mahirap po magkaroon ng bisita kung magkakaroon ka ng bisita kung just in case sa paggabi kasi makapal sisno, mahirap maglakad, mahirap mga bayo, or
minsan delikado kasi nung araw ko dito may mga wolves dito sa Stockholm. So, imbis na tayo ang mag-Noche Buena, tayo ang magiging Noche Buena ng mga wolves. So, hindi ho smart. So, ginawa nila para lang practical. Hello, Kobe. Tsaka si Eileen. Ayan. Ginawa ho nilang 24 ng hapon. Ah, ng tanghalian po ang Christmas dito. So, handa nila yung parang kinilaw na isda tsaka yung smoke na salmon. Kasi, yun yung pinausukan ng araw. Tsaka yung nga sa loob ng bahay kasi, di ba yung nung kahoy pa ginagamit sa pag-heat ng bahay tsaka pa sa pagluluto na wala hong patayan yun, ha? So, yung usok, nakakatulong mo yun, di ba, na parang katulad sa tinapa. So, tinatapat nila yung mga nahuling salmon nung araw doon sa lutuan. So, maraming sulit na bagay yan. So, usok, tsaka masarap na isda. Yes, yun po. Yan. So, ano pa natin pwede natin pag-usapan? Wala rin yung katotohanan yung autism ay galing sa thyroid. Yun po yun. Base po yan sa mga sa CDC, dun sa mga yung mga talaga hong mga ano na tawag dito? CDC Center for Disease Control po yan. Tsaka yung mga physicians po ng mga publications. Nakaka-apekto, pero like I said po, kung isa lang o sampo laban sa isang milyon na autistic na panganganak, eh hindi, mas importante po yung si 1 million kaysa po doon sa sampo. Ganun po ang science. Lilibet Weinstein. Hello. Hello. Welcome po. Lilibet Weinstein. Ayan. Kobe. Ayan. Tapos, tao dito, wala tayo sa thought. Train of thought. So, hindi po yan nakakahawa at hindi rin po yan sa thyroid. Makakadagdag lang po siguro yon kung yung pangangatawan ninyo, may lahi na kayo. Tapos, ganun pa, hindi kayo healthy. Siyempre, yung bunga, yung mga iklog, tsaka yung sperm ng lalaki at babae, hindi maganda kalidad dahil sa kinakain o kung ano man, lalong lalaki po ang tsansa. Ngayon po, para lang mo again, recap po palagi natin to, ha. Yun hong hereditary o yung genetics po, kung paano po yan nangyayari, eh, para lang po yan, ano, telephone number. Parang ganun lang po yan. So, meron pong recessive, ibig sabihin nun, meron ako, may lahi ako, pero hindi automatic na pag nag-asawa ako o nag-anak ako, automatic may magkakaanak rin ako na ganoon. Yun po ang recessive. At hindi lang po automatic po na autism lang, pwedeng kulot na buhok, yung ilong, yung tenga, yung talino, yung tangkad, sampu daliri, walang daliri, lahat po yan posibleng mamana. Yun po yan. Pero for the sake of argument lang po, let's stick to autism lang. Okay, so balik po tayo doon. So, meron nung recessive. Ang ibig sabihin nun, sa bawat cell ng katawan mo, yung DNA mo, yun po yung fingerprint o yun po yung pinakaplano ng bahay ng kung paano ka na. Kalahati po nun ay galing sa ina at kalahati po ay galing sa ama. Palagi ho yung ganun. Pag ho nabawasan ng isang pares po yun, yun po yung tinatawag natin ng mga kaibigan po natin na may Down syndrome. Again, iba na naman pag-uusapan natin on another episode. So, ganun po siya. Ngayon po, meron naman po kung may recessive, meron naman po tayong tinatawag na dominant genes. Yung pong dominant genes, ito po yung malagi natin nakikita sa mga artista na, uy, wow, magkakahawig sila, di ba? Pero magaganda, pero mapuputi, patangos ang ilong, magaling kumanta. Yung po ay mga traits po genetically na sila po ay namana nila from one generation to another. Pero, paano kung isang dominant tsaka isang recessive? Ngayon, madali lang po yan. 50-50 lang palagi yan. So, ano lang yan? Pwedeng kulot, pwedeng hindi kulot, depende sa kabilang side. Siyempre, kung si mommy na may recessive, eh kulot, o may kapatid na may kulot, tapos si kuya, eh lahing maraming silang kulot, at least 75% to ang chance na magkakaroon sila ng anak na kulot. Ganun po yun. Pero kung parehong recessive, malamang pwedeng mangyaring walang anak na kulot or at least isa meron kulot. Pero
yung mga anak nila na yon, kahit straight na straight ang buhok, darating ang panahon, pag sila naman ang magkakaanak o magiging magulang, pwede silang magkaroon ng anak na kulot. Yun yun. Ganun po ang istorya po niyan. So, ganun din po yung sa autism. Kung meron kang mga pinsang buo, at meron rin pinsang buo o sa pamilya mismo ni Mr. o ni Mrs., at parehong pamilya ay meron, mahigit po sa 75% ang chance niyong magkaroon. So, ibig sabihin nun, kung magkakaroon kayo ng apat na anak, tatlo ang posibleng meron at isa ang wala. Yun po yun. Hoy, wow, algebra yan. Ay, hindi, statistics po yan. So, yun po ang pinakasimpleng Jasmine. Hello, Jasmine. Yun po ang pinakasimpleng way o pinakasimpleng explanation po tungkol sa autism. Hoy, lang po, wait. Dahil nakita ko lang kasi yung kabilang camera na tao dito. Nangangalahati na tayo sa baterya. So, nag-ready lang ako. Anyway, so balik po tayo ulit. Ano ang pwede natin pag-usapan sa Pasko? Again, doon po sa mga taong nakatanggap ng Christmas bonus na at ginamit nyo lang sa ginastos nyo na, hindi po yan magandang sign. Yan ang sasabihin ko po sa inyo. Bakit? Kasi sa totoo lang, yun yung sinasabi natin na one day millionaire. One day millionaire, gagamitin mo lahat, ubos. Ako po, madalas po akong manood ng Eat Bulaga. Not because nakagawian ko lang po kasi yun dahil ang father ko po, favorite show niya yan. Naaalala ko lang si father ko pag nakikita ko yung tatlo. Nakakagawian kong manood niyan. Pero doon po sa mga portions nila na nagpapamigay sila ng pera, naawa po ako pag may nananalo tapos tinatanong nila na saan mo dadali ng pera, saan mo, ano gagawin mo dyan. Ipang birthday ko po, pambabalato ko, ibibili ko ng pagkain today, ibabayad ko sa kuryente, at kung ano-ano pa. Alam niyo, sa totoo lang, problema kasi po dyan sa ganyan, hindi naman tayo everyday nananalo ng 5,000 pesos, 10,000 pesos, o kung magkano po man yan. Hindi kaya natin pwedeng maisipan na kahit yung 5,000, inegosyo kaya muna yung mga ganyan. Babalik lang po ako at may tumatawag sa akin. Malamang importante ito, ha? Babalik po ako. Wait. Ayan. Hello? 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 Hello, Carlos. Yeah, who's this? This is Juanina from the social center. Yeah, yeah. Hello? Yes? Hello, how are you?